ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang napoong. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Ipinakita ni Jesus ang kapangyarihang dala ng pagpapatong ng mga kamay sa may sakit. Maraming mga tao ang lumapit kay Jesus upang hilinging ipatong sa ulo nila ang kanyang mapagpalang kamay. Ganito na rin ang inaasahan at ginagawa ng maraming tao sa ngayon. Pagkatapos ng misa, may mga taong lumalapit sa pari at hinihiling nila na i-pray over sila para gumaling sa kanilang karamdaman. Sinasabi kahit ng grupo ng mga nananalig kay Jesus sa may sakit habang nakataas na ang kanilang mga kamay, "Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka." Tunay na tinatanggap ng may sakit ang pagpapala ng Diyos. Pagsasagawa. Nananalig pa rin ba tayo sa panalangin ng pagpapagaling? Gawin nating daan ng pagpapala ang mga kamay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Gamitin ang mga kamay sa gawain ng kabutihan at kabanalan.